And guys, tingnan nyo naman yung loob niya. Sarap. Ayun oh. So, kuha na tayo ng laman. And guys, tingnan natin dito. Tapos, lagay tayo ng konting laman sa loob. Kuha ng laman sa loob. Ayan. Tapos, kuha tayo ng konting kanin. Guys, welcome again to my YouTube channel. Our dish for today, ito ang aming bangos. Nalagyan natin ang mga laman sa loob. Tapos, iluto natin dito sa oven. So, first, papakita sa inyo yung mga ingredients. So, yung bida ng ating dish, ito, bangos. So, yung bangos natin, lagyan natin ang iwa dito sa likod. Tapos, talagyan natin sa loob ng kamatis, sibuyas, bawang, paminta, asin. Tapos, talagyan natin ng konting kamyas para may konting asin. Tapos, red chili, green chili. Tapos, talagyan natin ng lemon and lemongrass. Tapos, ayan, yung ingredients natin iba. Ayan tayo dito yung basil, saka oregano, favorite natin spices. Tara, ituloy na natin. So, ayan guys, una, lagyan natin siya ng black pepper sa loob. Saktong dami lang ng black pepper. Ayan. Sunod, lagyan natin siya ng salt. Ayan. Para magkaroon ng lasa yung loob ng ating bangos. Ayan. Tapos, next natin yung ating tomatoes o yung ating kamatis. Tapos, lagyan din natin ng onion tsaka garlic. Ayan, kapag nagsama-sama yan dyan sa loob at nainitan, talaga, sobrang ganda ng flavor niya. Dagdagan din natin ng konting asin tsaka black pepper. And, of course, konting-konting olive oil. Ayan, ayan guys. Ito naman ang, lemongrass. Isa din sa, sa spice natin na napakasarap. And next guys, dalagyan din natin ng konting green na sili. Ayan. Para medyo may konting anghang. Ayan, kita nyo naman. Ganyan kadami yung laman ng loob ng ating isda. Kaya maganda talaga yung ano niya, yung gayat niya nasa likod. So, lagyan din natin ng basil at saka ng oregano na pulverized sa loob. So, ayan guys, ibabalot na natin siya sa ating foil. So, as you can see guys, merong kulay itim na linya dito sa ating foil. Ano yan, sadyang design niya yan dyan. So, ayan guys, start na natin yung ating pagluluto. So, unang step kasi natin ay i-steam muna natin yung ating bangos. And guys, lagyan natin yung ating patungan sa loob ng pan na may lamang tubig, mga 2 cups of water yan. Tapos, ipatong lang natin yung ating i-steam na bangos. Tapos, takpan natin ng more or less 10 minutes. Huwag natin buksan para luto. Medium heat lang. So, after natin guys na i-steam, lagyan natin sa oven for 8 minutes. 8 minutes lang, luto na yun guys. So, ayun guys, habang nag-hintay tayo matapos yung 8 minutes sa paglagay natin sa oven ng ating niluluto, shoutout muna tayo. Sina Mindoy, sa very supportive na mga brothers ko sa Palawan. Kay Mindoy, kay Dibs, kay George Ordas. And sa very supportive ko na kapatid, si Chaborang. Ayun, special greetings din sa ninong ko at ninang, kay ninong Bench at kay ninang Rosalie. Ayun, ninong, get well po and keep safe. And to my best friends na talagang family ko na din, kina kapatid kong si Tina, si Charlotte, si Elans, si Loisa, si Rosemary Ligeron, kay Pres, Zelda, kay Ate Ivy, and kay Leleo, and kay Chepot, na super best friends ko, na mga kapatid ko yung mga yun. And of course, sa best friends ko, kay Pat and kay Abel.
Ayan guys, nilalagay natin sa loob ng oven yung isda na may laman sa loob para mag-blend talaga lahat ng flavor doon sa loob ng isda. And guys, tingnan nyo naman yung loob niya. Sarap. Ayun oh. Ayan, tingnan guys. Sarap talaga. Sarap guys. Alam nyo yung nagsama-sama lahat yung masasarap na spices at ingredients sa loob ng isda. Thank you guys, happy eating. Again, please do subscribe my channel, like and share my videos. Love you all. Ingat.